Gawin mo ito to stop yourself from worrying on losing him. At para siya naman ang matakot na mawala ka. Trust me. Hello, Arisab. Kumusta? Good day sa inyong lahat, mga katabay. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, just call me, your Kuya M. And of course, don't forget to hit the subscribe button, yung follow button, para lagi ko pong updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. Okay, let's go na, mga katabay. Alam mo, ang low ng relationship is ganito. Kapag ikaw yung natatakot na mawala siya sa iyong buhay, siya, hindi siya natatakot na mawala ka. Pero kapag ikaw naman, yung hindi natatakot na mawala siya, siya naman ay natatakot na mawala ka. Ganyan na ganyan ang low ng relationship. Ngayon, kung sino ang may hawak ng crown na yan, ng kapangyarihan na yan, siya yung mas nagko-control or nagmamanage sa relationship nyo. Ano ba yung crown na to? Yung crown na yon or yung throne na ikaw yung hinahabol niya. Siya yung palaging nagbibig ng attention mo. Well, gusto kong na-share ito sa inyo, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na pagod sa paghahabol. Pagod na pagod sa pagbibig ng attention ng partner nila. At pagod na palaging natatakot na baka mawala siya anytime sa kanyang buhay. Kaya para sa'yo itong video na to, and I believe na matutulungan ka niyan. Ang tanong, wala ba yung situation na both of you ay natatakot na mawala kayo sa isa't isa? Of course, meron yan. Pero, iilan lang at napakaswerte mo kapag yung relationship nyo ay ganyan. At ito pa, sa early stage lang ng relationship yan. Wow! Napaka-blessed mo kapag kahit nagtagal kayo ng 10 years, ng 20 years, ganyan pa din. Wow! Dahil blessing siya sa buhay mo. Pero mas lang nangyayari dito, ang end up ng situation na ganyan is yung mauumay yung isa, mapapagod yung isa hanggang sa hindi na siya natatakot na mawala ka. Ganun din lang yung end up. Anyway, ang pinakamahalaga dito ay mabigyan natin ng solusyon yung situation ng ating mga kaibigan na palagi na lang sila yung natatakot at laging humihingi at naghahabol ng attention ng partner nila. Okay? So, proceed na tayo sa number 1 na tip ko. Alamin mo ang matagal na hindi mo alam. Ano yon? Dapat alam mo na isa kang precious. Isa kang gold. That you are worthy of any attention. That you are worthy of any appreciation. That you are amazing. That you are something special na meron kang may bubuga. Na isa kang shining. Na isa kang bituin. Na may halaga ka. Dapat alam mo yon. In order para hindi ka na natatakot na mawala siya, dapat alam mo kung ano yung worth mo. Kasi kung hindi, dahil ang turing mo sa sarili mo, isa ka lang basura, isa kang worthless, wala kang kwenta, wala talaga. Lagi kang natatakot na mawala siya. Lagi mong inaasa sa kanya ang lahat-lahat. Lagi mo siyang tinitingala kasi nga ang tingin mo sa sarili mo is that you are worthless. Na ikaw ay lupa at siya ay langit. You need to know na hindi ka lang lupa, kundi langit ka. Between ka. Or ang point ko dito, may worth ka. Mahalaga ito na dapat mong alamin. Okay? So proceed na tayo sa number 2. Don't be like an orchid. Alam mo ang orchid? Napakaganda ng orchid. Tama ba? Tinitingala ng mga tao. Ina-appreciate ng ibang tao. Nagagandahan yung ibang tao. But the problem is that ikaw mismo na orchid at yung nakakabitan mo na puno. Yung puno ba na yon nakikita yung worth mo? Nakikita ka ba just like the other people? Nagagandahan ba siya just like the other people? Anyway, baka hindi nyo nagigets. Ang orchid ay isang klase ng parasite. Ang parasite, kapag namatay yung source ng buhay niya, just like yung orchid, kapag namatay yung puno, mamamatay din yung orchid. Sa tao naman, yung mga bulate, kapag namatay yung tao, patay din yung bulate. So ang point ko dito, napakaganda ka, tinitingala ka ng iba, but the problem, yung partner mo ang source ng energy mo. Ang source ng buhay mo. Sa kanya ka lang umasa. Pag wala siya, patay ka. That's it. Bakit hindi mo gayahin ang isang rose? Ang isang rose, meron siyang matibay na foundation. Nakakonect siya mismo sa lupa. At hindi siya umaasa sa iba. Kapag yung rose, nagbulaklak, nagbloom, napakaganda, napakabang, nagagets yun ako. You need to be independent. Huwag na huwag kang magdidepend sa kanya. Huwag na huwag mong ididepend yung pinggan mo
sa kanya. Sabi ko nga, napaka-bless mo if nakatagpo ka ng lalaki na ayaw ka niyang pagtrabahuin, gusto niya alagaan mo lang siya. Napakaswerte mo. Pero hindi lahat ganyan yung situation. Ha? Kaya nga sabi ko, huwag mong iasa sa kanyang lahat. You need to be independent. Dapat kaya mong maglakad kahit wala siya. Dapat kaya mong mamalingke kahit wala siya. Kaya mong papasok sa trabaho mo kahit wala siya. Kaya mong manood ng movie kahit wala siya. Kaya mong magluto kahit wala siya. Kaya mong kumain sa table kahit wala siya. At hindi yung palagi mo nalang dinedepend sa kanya ang buhay mo, ang kaligayahan mo. Kasi kapag ganyan ka, never ever na mahinto yung pag-worry mo na mawala siya sa buhay mo. Trust me. But if you are that independent person na hindi ka parasite, so what kung mawala ka? Buhay pa naman ako. So what kahit mang babae ka, kahit magloko ka, kahit makipaglandian ka si iba, so what? Ako to. Huyo ka. Buhay pa naman ako. Masaya pa naman ako kahit wala ka. Yan yung gusto ko na ma-absorb nyo sana. Na dapat taglay nyo. Kasi napakahalaga nito. Kasi nga, as I said a while ago, na kapag hawak mo yung crown na yan, na ikaw yung hindi natatakot kahit mawala siya, kahit so be it, siya mismo, trust me, ay natatakot na mawala ka. Why? Because isa kang high value para sa kanya. Isa kang kahabol-habol para sa kanya. May worth ka. Isa kang diamante. At hahanap at hahanapin ka niya. Napakahalaga nito. Okay, so, proceed na tayo sa number 3 na tip ko. Establish mo ang career mo. Alam mo ba na isang dahilan kung bakit nakadependent ka sa kanya? Kung bakit natatakot ka palagi na wala siya because of financial. Financially, kasi siya kanya ka lang umaasa eh. Sa kanya ka umaasa ng pagsustento mo, sa kanya ka umaasa ng pang-subscribe mo sa Netflix, sa kanya ka umaasa pang-subscribe mo sa mga K-pop na videos. Kaya magsimula ka na ngayon. Establish mo yung career mo. Napakaswerte mo kapag nakatagpo ka ng lalaki na it's okay lang sa kanya, willing siya, napaka-bless mo. But sabi ko, hindi lahat kanya ng situation. That is why, from now on, you need to think na I need to find my own job. I need to find my source of income na hindi lang umaasa sa kanya. Napakahalaga nito. So that kahit mawala siya, babubuhay ka pa din, may pambuhay ka sa sarili mo at sa pamilya mo. Number 4, of course, ito. Learn to enjoy, appreciate your life. One of the reason kung bakit palagi kang natatakot na mawala siya ay dahil hindi mo ine-enjoy yung buhay mo. Hindi mo na-appreciate yung buhay mo. Ang palagi mo lang nakikita is yung mga negative na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo ina-appreciate ang mga positive na nangyayari sa buhay mo. That's the reason eh. Kaya ngayon, as soon as narinig mo ako, you need to enjoy your life. You need to appreciate your life, yung mga blessings ni Lord sa buhay mo. Doon ka sana mas lalong nagfo-focus, hindi sa mga negative na nangyayari sa buhay mo. Bakit? Napakalaga nito. Dahil kung masaya ka na sa buhay mo, mawala man siya or meron man siya, masaya ka pa din. Kung meron siya na nagpapasaya sa buhay mo, bonus na yon. Reward lang yon. Pero kung mawala siya, it's okay sa'yo. Masaya ka pa din. Masaya ka pa din sa mga kaibigan mo. Establish mo yung social life mo. Last but not the least, you need to understand the concept. Ano ba yung concept niya? Sabi sa kanta noon, mga batang 90s, kingdom comes and goes, but they don't last. Ang tono ko. Kung siya yung para sa'yo, mag-i-stay yan. Pero kapag hindi siya yung para sa'yo, aalis yan. You need to understand that concept. You need to understand that law of relation. Kaya wag mo nang habulin. Wag ka nang magmakawa. Siya na nga lang nagloko. Siya nang iwan. Habulin mo ba? Hindi. The reason kung bakit natatakot ka na mawala siya sa buhay mo is that hindi mo alam yung concept na kung siya yung para sa'yo, mag-i-stay yan. Pero kung hindi siya yung para sa'yo, aalis yan. Anyway, I hope na nakatulong itong video na to. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na talagang pagod na sa paghahabol. Pagod na sa pagmamakawa ng attention at magmamahal ng partner nila. So that's it for today's video. Thank you so much. Ingat po palagi and God bless.